Barangay Love Stories. Lahat ng tao ay dumaraan sa pagsubok sa buhay. Ngunit mas doble ang ating kalbaryo kapag mahal natin sa buhay mismo ang may kagagawan ng mga paghihirap natin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kalbaryong pinagdadaanan sa ngayon? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa number one radio station na lagi kong pinakikinggan, ang Barangay LS, at sa programa ninyong number one ng Barangay Love Stories. Marami po kasi akong natututunan sa mga kabarangay natin na nagsishare ng mga istorya nila at sila po ang inspirasyon ko. Kaya naisip kong magpadala din po ng sulat sa inyong istasyon. Ako po si Risa, hindi ko po tunay na pangalan, 23 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain bilang service crew. Ang mga naranasan ko po na nangyari nito lamang nakalipas ang gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. Inaasahan ko po na sa pagtatapos ng kwento ko ay mabigyan ako ng payo ng mga kabarangay natin. Ang totoo ay nahihirapan na po kasi ako sa pagdadala ng buhay. Pakiramdam ko ay wala na pong magandang nangyayari sa akin. Kumbaga eh, sa lahat ng kamalasang isinabog sa mundo, ako po yata ang nakasalo ng lahat. Ang tinutukoy ko po ay ang mga kalbaryo na pinagdadaanan ko na ang pinakapunot dulo ay ang Mama Irma ko. Ang sabi nila, hindi matitiis ng mga magulang ang mga anak nila, pero sa kaso ko ay kulang na lang ay isumpa ko ang sarili kong ina. Dahil siya ang may kagagawa ng mga paghihirap ko sa buhay ko. Papa Dudut, kami na lamang po ng mama ko ang magkasama sa bahay simula nang mamatay si Papa. Si Mama Irma ang bumuhay sa akin, pinakain niya ako at pinag-aral hanggang high school. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay pinagmamalupitan niya po ako. Palagi niya akong binubugbog kapag lasing siya. Pinagsasalitaan ng masama nilalait dahil hindi ako masyadong maganda kaya hindi raw niya ako mapakinabangan. Hindi raw ako katulad ng mga anak ng iba niyang kaibigan na asensado na sa buhay. Sa kabila ng lahat, iniwasan ko pong magtanim ng galit sa mama ko kasi nanay ko pa rin siya. Pero ang malimit pong sakit ng ulo ko sa kanya, bukod sa mga nabanggit ko ay ang pagiging gastador niya at pagiging palautang. Anak, nandiyan ka na pala. Ba't ang aga mo? Di ba mamaya pa dapat labas mo sa trabaho? Paano ko ba ito sasabihin sa inyo? Anong binubulong-bulong mo dyan? May kausap ka ba na hindi ko nakikita? Mama naman eh, puro kayo kalokohan. Aba, ako pang maloko. Eh, ikaw kaya yung nagsasalita mag-isa dyan. Tsaka tinatanong kita, Risa. Ba't ang aga mo umuwi ka ako? Maaga rin ba nagsara yung tindahan na binabantayan mo? Yun nga, Ma. Hindi pa po sarado yung sapatosan ni Mang Ray. Kaso, pinauwi na niya ako kasi wala raw ako na itutulong sa negosyo niya. Mali-mali raw po yung mga ginagawa ko. Tapos hindi pa ako pwede sa mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng sandamakmak na karton ng sapatos. Ang bibigat naman kasi, Ma. Nung isang araw natalisod pa nga ako kaya nagkandagasgas tong tuhod ko. Eh yun, kalat sa simento yung mga sapatos kaya galit na galit sa akin yung amo ko. Ano ka, Ma? Eh walang niya pala yung si Ray eh. Ano bang akala niya sa'yo, kargador?
Sa pagkakatanda ko, tindera ang pinasok mo ron. Eh, pero gusto nila yung mga marunong din sa ibang gawain para daw all around daw po. Eh, kaso mabagal akong kumilos, ma. Anak naman kasi, hindi mo ba pwedeng bilis-bilisan ang kilos mo? Eh, natatandaan ko yan din ang rason kung bakit ka na si Sante doon naman sa karinderya na pinagtrabahuhan mo nung isang linggo. Mabagal ka na, lampa ka pa. Buti hindi ka pinabarangay nung alina na tapunan mo ng sabaw ng sinigang. Kakaloka ka. Hindi ko naman po yung kasalanan kasi nagmamadali siya eh. May inaasikaso pa po akong customer. Tsaka alam nyo namang hirap ako magtrabaho sa labas kasi sinanay nyo po ako ni Papa na walang ginagawa dito sa bahay. Eh, ba't ngayon parang kasalanan pa namin ng Papa mo? Maawa ka naman doon sa yumao. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Hindi ko po kayo sinisisi ni Papa. Kung bakit naman kasi kinakailangan nyo pang ubusin yung pera natin sa kasusugal at kung ano-anong luho ninyo eh. O ayan, mas mahirap pa tayo ngayon sa daga. Itong bahay na lang ang meron tayo ngayon, ma. Huwag mo nga akong masumbat-sumbatan dyan, Risa. Baka nakakalimutan mo, mama mo ko. Kung paputukin ko kaya yung uso mo, gusto mo? Totoo naman po yung sinasabi ko, ah. Hindi sana ako mahihirapan ng ganito kung hindi kayo nagpapadalos-dalos sa desisyon. Napakagastos nyo pa na akala nyo meron pa tayong pera. Sumusobra ka na talagang bata ka! Sige, isa pa, sasampalin na talaga kita! Wala kang karapatang ganyanin ako kasi ako pa rin ang nagpakain sa'yo simula nung mamatay ang papa mo! Dito ka pa rin nakatira sa pamamahay ko kaya wag mo akong binapastos! Akala mo kung sino ka, anak lang naman kita! Saka ano ulit yan? Gastador ako? Pero ko naman ang ginagastos ko ah! Pera niyo po yun ni Papa na nakatabi para sa negosyo sana natin at pag-aaral ko. Pero parehong ubos na, kaya kailangan kong paghirapan ang bawat sentimo na pang tuition ko. Natural! Malaki ka na! Matuto ka kasi magbanat ng buto! Hindi habang buhay eh, kaya kitang buhayin! Baka nakakalimutan mo, tumatanda rin ako! Bukas makalawa, hindi na ako makakalakad ng diretso kasi nirarayuman na ako! Tsaka ayaw mo nun? Ngayon pa lang natututo ka ng paghirapan ng mga bagay na gusto mo? Eh, ewan ko sa inyo, ma! Hindi ko na alam kung anong klaseng magulang kayo kasi okay lang sa inyo na maghirap ang anak ninyo. Kayo pa ang galit. Ikaw kasi ginagalit mo ako eh. Kahit kailan talaga ang pulpul mo. Ngayon na nawalan ka na naman ng trabaho, anong plano mo? Huwag mo sabihin magpapabanjing-banjing ka lang dito sa bahay. Babatuhin talaga kita ng kaldero! Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap kagad ako ng bagong trabaho. Mabuti kung ganon. Kasi paubos na ang bigas natin. Alam mo namang ayoko nalilipasan ako ng gutom. Baka magka-ulcer ako. Ibang klase ka rin, May. Wala na nga kayong pambili ng pagkain. Nakuha niyo pang gumanyan. Mahimik ka na! Pabatukan talaga kita! Kahit kailan sakit ka sa ulo ko! Papa Dudut, may kaya naman po ang pamilya namin lalo na noong nabubuhay pa si Papa. Pero matapos niyang mamatay dahil sa heart attack noong nasa high school ako ay doon na po nagsimula ang paghihirap namin. Hindi po kasi naging masinop sa pera si Mama. Yung puhunan sa negosyong canteen na magkasama nilang pinatakbo ni Papa noon ay nilustay lamang niya sa iba't ibang uri ng sugal, Papa Dudut. Huli na po nang mapansin ko yon kasi busy ako sa pag-aaral noon. Sinabi na lang sa akin ni Mama ang katotohanan noong wala na siyang maibigay na pera noong magka-college na ako. Simula noon ay humanap na po ako ng trabaho para masustentuhan ang pag-aaral ko. Pero hindi po naging madali ang lahat. Kumbaga eh, wala akong masyadong alam na gawin ng panahon na yon kasi inispoil ako ng mga magulang ko dati. Para po akong bata na nag-aaral pa lamang kung paano lumakad kaya nahirapan po ako ng husto, Papa Dudut. Kaya ang resulta ay hindi na po ako nakatungtong pa sa kolehiyo. Pagkatapos ay dumagdag pa ang sandamakmak na utang ni Mama na noong ko lang din nalaman. So matutal ay umabot na po ng kalahating milyon ang pagkakautang ni Mama sa mga kaibigan niya. Nang tanungin ko po si Mama kung saan niya ginamit ang mga perang hiniram niya sa kaibigan niyang si Esther ay nakilala lang niya sa kasino umano. Sinabi lang sa akin ni Mama na pinantaya niya ito sa sugal pero natalo. Hanggang sa nalubog na po siya sa utang at naniningil na ang kaibigan niya.
Dahil wala pong maibayad si Mama, ako po ang naisip niyang pagtrabahuhin bilang kasambahay sa bahay ng pinagkakautangan niya, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa matapos akong iyakan at pakiusapan ng Mama ko. Bukod doon ay sinabi niya sa akin na pag-aaralin ako ng kaibigan niya kapag nagustuhan nito ang pagtatrabaho ko sa kanya. Bagay na sinunggabang ko na kagad dahil sayang ang opportunity, Papa Dudut. Lumabas nun. Esther! Ang init kaya rito! Ulas na to makeup ko, ha? Kumakalat na pati eyeliner ko! Ma, umayos nga kayo. Maayos ako, no? Ikaw nga dyan kanina pa sa lubong ang kilay mo. Ayusin mo nga yung itsura mo, Risa. Ngumiti ka! Parang pinagsakluban ng langit at tupa yung mukha mo, eh. Ano na lang ang isipin ng kaibigan ko pag nakita ka nun? Eh, mukhang wala naman po dyan yung kaibigan nyo, eh. Mabuti pa, sumilong muna tayo dun sa may lilim bago pa tayo ma-heat stroke. Mabuti pa nga. Ay, buti na lang may malilim dito. Matutusta na ako kakatayo dun sa tapat ng gate nila. Hindi pa naman ako nakapaglagay ng sunblock. Paano na lang pag na-damage ang skin ko? Ay, nako, Mama. Oo, ayan ka na naman. Nakasimangot ka na naman. Sabi ko, ayusin mo yung itsura mo. Mukha kang tambakol. Eh, grabe naman po kayong magsalita, eh. Kung ako mukhang tambakol, ano pa kayo? Eh, mama ko kayo, ma. Malamang, magkamukha tayo. Ako lang yata mukhang tambakol na nag-i-skincare. Ma, muwi na lang tayo. Ano? Namasahe tayo papunta rito, tapos uuwi lang din pala tayo. Baliw ka na ba? Baka natutulog lang ang Tita Esther mo. Hayaan mo't magdo-doorbell ulit ako. Mamaya na po. Ano ba kasing problema mong bata ka? Di ba nag-usap na tayo? Opo eh, kaso nag-aalangan po ako eh. Bakit ka ba nag-aalangan? Hindi ka naman kakainin ng buhay dyan. Mangangatulong ka lang naman. Ayaw mo nun, dyan ka sa mayamang bahay na yan magtatrabaho. Mukhang di-aircon ng loob ng mansyon nila, puputi ka! Ma, hindi naman po kayo maayos kausap eh. Ako pa talaga ang hindi maayos kausap eh. Kanina bago tayo umalis sa bahay, kamo excited kang pumarito. Tapos wala pa nga, atras ka na. Risa naman! Kaso alam niyo naman na wala akong masyadong alam sa pangangatulong. Baka isang araw pa lang, palayasin na ako ni Tita Esther. Hindi ka palalayasin nun. Mabait yun. Pinautang nga niya ako eh. Tapos pinatalo niyo lang sa kasino kaya nalubog kayo. Mama naman eh. Minamalas lang ako nun. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo na yung pagsusugal? Kasi wala namang mabuting na idudulot yan sa atin. Tingnan nyo, walang-wala na tayo. Kasi lahat ng pera natin, pati yung puhunan ninyo sa negosyo ni Papa, inaubos na. Kinakailangan nyo pa magbenta ng mga gamit natin para may pambayad kayo sa mga pinagkakautangan ninyo. Tapos ngayon, gusto nyo akong magtrabaho sa bahay na yan para mabawasan yung utang nyo sa may-ari? Nasaan ang hustisya, Ma? Babagal ang hustisya rito sa Pilipinas, kaya wag mo nang hanapin. Tsaka puro ka reklamo. Anak lang kita, mama mo ko. Ako pa rin ang nagdala sa'yo ng 9 na buwan sa tiyang ko. Eh, kung alam ko lang nasasagutin mo ko at susuwayan, di sana binigti na lang kita sa pusod mo noon. Manaman eh. Eh, basta. Tigilan mo na yung pag-iinarte mo kasi ako pa rin ang masusunod. Ayaw mo nun? Natutulungan mo ang mama mo na makabayad sa mga utang niya? Tsaka nangako sa akin ng Tita Esther mo na tatratuhin ka niya ng maayos, kaya huwag ka mag-alala. Matyaga yun! Tsaka nak, alam mo ba na kapag natuwa sa'yo yun, baka pag-araling ka pa? Diba? Pangarap mo magkolehiyo? Ano nga yung kursong gusto mo? Basta mahal yun eh, kaya hindi natin afford. Ayusin mo lang pagtatrabaho mo, makakalibre ka sa pag-aaral mo. Oh, ano? Ayos ba? Ay. Magtiwala ka lang sa mama mo. Huwag ka nang sumimangot dyan, pumapangit ka eh. Teka, magdo-doorbell lang ulit ako. Papa Dudut, marami pong negosyo ang pamilya ni Tita Esther.
At meron silang malaking kumpanya sa Maynila kaya napakayaman po nila. Natatandaan ko pa nga na manghang-mangha ako noong unang beses akong nakatungkong sa bahay nila. Meron nakapagtataka na walang katulong doon bukod sa akin. Full-time housewife po kasi si Tita Esther, bali ang mister lamang niya ang busy sa pagpapatakbo ng business nila samantalang siya ang nag-aasikaso sa bahay nila. Kaya nga po naging hands-on siya sa akin, lalo na kapag tinuturuan niya ako sa mga gawaing bahay na gagawin ko sa kanila. Aminado po ako na nahirapan si Tita sa pagtuturo sa akin kasi may pagka-slow ako. Pero hindi nagtagal ay nagamay ko rin naman ang mga gawaing bahay. Papadudod, sa loob ng ilang linggo kong pagtatrabaho kina Tita Esther ay unti-unti rin pong lumabas ang totoo niyang ugali. Sabihin na natin na hindi siya ganon kabait na klase ng tao, lalo na kapag mainit ang ulo nito. At ako ang madalas niyang pagbuntungan ng galit niya. Madalas na rin niyang isinusumbat sa akin ang mga utang ng mama ko na hindi ko raw mababayaran kahit mga tulong pa ako sa kanila sa panghabang buhay. Hindi rin daw po totoo ang sinabi sa akin ni mama na pag-aaralin niya ako. Gawa-gawa lang daw po yun ang nanay ko at masyado raw akong nagpapaniwala sa kasinungalingan nito. Nang malaman ko po yun ay galit po ako sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan lamang po akong bigyan ng day off ni Tita Esther, Papa Dudut. At madalas ay mabibigat na gawaing bahay po ang ginagawa ko sa kanila. Ang mga halimbawa po noon ay ang paglalaba, pamamlansya, paglalampaso ng sahig, pagkukuskos ng tiles sa kubeta, paglilinis ng mga appliances na noong una ay wala po talaga akong kaideya-ideya kung paano linisan. Kaya nga kapag pangit ang resulta o hindi po maayos ang paglilinis ko ay nagagalit sa akin ang husto ang amo ko. Gustong gusto ko na nga pong umalis sa bahay ni Tita Esther noon. Pero wala naman akong mapuntahan. Kung uuwi ako sa bahay namin, ng mama ko ay siguradong sa kanya naman po mangungunsumi si Tita Esther, Papa Dudut. Tinis ko po ang pangangatulong sa bahay ni Tita Esther dahil nga po sa utang ng mama ko. Opo, tama kayo ng iniisip. Hindi po niya ako sinesuelduhan. Bali, pinapakain lamang niya ako at binibigyan ng matutulugan, pero nagtatrabaho po ako ng walang bayad sa bahay nila, Papa Dudut. Ang perang dapat na sasahurin ko raw ay binabawas na sa utang ng mama ko. Papa Dudut, gabi-gabi, bago ako matulog, ay madalas pong nababasa ng luha ang unang ko sa kakaiyak. Lagi rin po ako nagtatanong sa Diyos kung bakit ko po sinapit ang ganong klase ng parusa. Samantalang wala naman akong kasalanan. Doon ko nga naisip na ang unfair ng buhay, na hindi patas ang mundo para sa lahat ng mga tao. Ako sa banyo, Tita. Bakit po? Banyo ka dyan! Parang kanina ka pa nandun. Ano bang ginagawa mo sa banyo? Siguro nagtatago ka kasi ayaw mong mautusan, no? Aminin mo na! Hindi po. Medyo masama po kasi ang tiyan ko, kaya... Masama ang tiyan pinagsasasabi mo? Nagpapalusot ka lang eh! Hindi po ako nagpapalusot. Masakit po talaga ang tiyan ko. Aray ko, sakit ang tiyan ko. Naku! Ang arte-arte mo talaga! Nagkukunwari ka lang eh para makatakas sa mga gawain mo ngayong araw. Alam mo ba na kanina pa makalat dun sa kusina? Hindi mo ba inuugasan yung mga pinaglutuan kanina? Balak mo bang pabutin pa ng Pasko yung mga yon? Hindi naman po sa ganun. Naku, Risa! Kung alam
alam ko lang na nakakakonsumi ka, sana hindi na lang ako pumayag sa hiling ng mama mo na kunin kitang katulong dito sa bahay ko. Kasi dagdag ka lang sa sakit ng ulo ko. Daig mo ba ang prinsesa na may mga alila ni hindi ka naturuan ng mga basic na gawaing bahay? Hey! Hindi na ako magtataka kung bakit lagi ka sinisisante sa trabaho mo dati. Pasensya na po kayo. Pinagbubuti ko naman po yung pagtatrabaho ko eh. Pinagbubuti raw? Ay, sayusin mo kasi yung ginagawa mo para hindi kita nasisita. At tigil-tigilan mo yung pag-iinarte mo kasi nakaka-imbyerna ka na. Hala, ano bang hinihintay mo dyan? Maghugas ka na ng pinggan doon! Ay! Naku! Sorry po! Anong ginawa mo? Alam mo bang mamahalin niya face na yan? Regalo pa sa akin yan ang asawa ko tapos binasag mo lang! Eh, hindi ko po sinasadya. Sorry po. Hindi sinasadya? Eh kung hindi ko rin kaya sadyay, nasa bunutan ka! Ah, aray ko! Ano tama na po! Aray ko! Aray ko! Aray ko na! Nasasaktan po binasag ako! Binasag mo mamahalin face ko? Kala mo palalampasin ko lang yon? Aray ko! Nakapaka-disgrasyado mong babae ka! Sorry po! Hindi ka marunong mag-ingat! Hindi ko po talaga sinasadya. Kulang ko sa iyong pananapulot kasi nakakairita ka! Ano pa nga bang magagawa ko? Itadagdag ko na lang yan sa utang ng mama mo! Please po, wag po! Magagalit po sa akin si mama pag nalaman niya ang nangyari! Wala akong pakialam! Kung ayaw mo idagdag ko to sa utang ng mama mo, o edi sa'yo na lang! Naku, Risa! Siguradong hinding-hindi na kayo makakaahong mag-ina! Lahat na yata ng kamalasan sa buhay, sinalo nyo nung nagsabog ang langit! Huwag mo akong tramahan dyan, ha? Mabuti mong gawin, kumuha ka ng walis at dustpan, tapos linisin mo tong nabasag mo, baka may masugatan pa dito! Heh! Kabwisit! Kala mo makukuha mo ako sa pang-iyak-iyak mo? Mukha kang tanga! Papadudot, bagaman hindi yun ang unang beses na sinaktan ako ni Tita Esther, ay hindi ko pa rin po magawang masanay sa mga pagmamalupit niya. Hindi ko naman po siya kayang labanan kasi wala akong lakas ng loob. Bukod doon ay tinatakot ako ni Tita Esther na ipapakulong niya ang mama ko kapag tinakasan ko siya, kaya nagtiis na lamang ako sa poder niya habang nagpapaalipin sa kanya. Wala rin naman akong mapagsumbungan ng kamag-anak at kaibigan dahil lahat sila ay naglaho na parang bula nang mamatay ang papa ko at magsimulang malulong sa sugal si mama. Sinusubukan ko naman pong tulungan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsusumbong kay mama at pagmamakaawa sa kanya na kunin ako sa bahay nila Tita Esther. Kaya nga lang, laging sinasabi sa akin ng mama ko na magtiis na lamang daw muna ako kasi sa pagtagal ay babait din ang amo ko at makukuha ko rin ang loob niya. Baka nga raw pamanahan pa ako kapag nagtiyaga ako sa pagtatrabaho sa bahay nila. Hanggang isang beses. Nagbago po ang tipikal kong araw nang umuwi sa bahay nila Tita Esther ang anak niyang si Harry para magbakasyon. Na noon ay nagdo-dorm sa Maynila habang nag-aaral. Approachable po si Harry, Papa Dudut, at hindi mahirap pakisamahan. Sir, eto na po yung juice ninyo. Lapag ko na po dito sa lamesa, ha? Thanks, Risa. Tama. Risa ang pangalan mo, di ba? Opo, Risa nga po. I'm Harry. Nice to meet you. Kilala ko po kayo, sir. At nice to meet you rin po. Gusto ko lang magpakilala sa'yo ng formal. Okay lang naman yun, di ba? Opo, okay na okay po. Wala na po ba kayong iuutos? Wala na. Thanks. Sige po, balik na po ako sa kusina. Wait, may ipapagawa pala ako sa'yo. Ano po yun? Samahan mo ako rito. Ho? Narinig mo ako, Risa. Sabi ko, samahan mo ako. Upo ka dyan sa bakanting upuan tapos kwentuhan tayo. Wait, gusto mo na may inom?
Kuha kita. Naku sir, huwag na po. Ayos lang po ako. Sige, ikaw bahala. Pero sige na. Kahit sandali lang, kwentuhan muna tayo. I'm sure natapos mo naman yung chores mo, di ba? Opo. Malinis na po yung kusina, pati po yung sala. Nakapagsampay na rin po ako ng mga nilabhan kong kobre kama. Yun naman pala eh. Sige na, hapo ka na. Samahan mo lang ako kahit saglit kasi nabobore na ako rito. Wala akong makakwentuhan kasi madalas namang busy parents ko. Mabuti na nga lang nandito ka. Ano naman po ang pag-uusapan natin? Wala po akong masyadong maisip na pwede nating pagkwentuhan eh. Ako naman eh, marunong makisabay sa lahat ng pwedeng pag-usapan. Pero okay lang ba kung tatanungin ko kung ba't ka nagtatrabaho rito sa bahay namin? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po kasi wala naman po akong pang-college. Kaya pinasok na lang po ako ng mama ko rito sa inyo. Ganun ba? Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Feeling ko kasi gusto mo mag-aral kung may chance ka lang. Gustong gusto ko po talaga. Pwede mo naman sigurong ipunin yung sweldo mo rito para pang tuition mo, di ba? Ganun kasi ginagawa ng iba kong kabarkada. Working student sila. Ay, kung pwede nga lang, bakit hindi ko gagawin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Wala po. Sabi ko po, depende kasi kailangan na mama ko yung pera na sinusweldo ko dito. Kung magtatabi ako, baka matagalan ako makaipon ng pang-tuition. Kaya kahit gustuhin ko mag-aral, ibang bagay naman ang priority ko. Pero ayos na naman po yun kasi malay nyo, dumating din tayo sa point na yun balang araw. Sa bagay, alam mo, pinahanga mo ko sa dedication mo. Sana matupad mo mga pangarap mo sa buhay kasi nakikita kong lumalaban ka. Thank you po, Sir Harry. Sana nga po magkatotoo yung mga sinabi ninyo. Oo naman, magkakatotoo yun. Tsaka huwag mo na akong tawaging Sir. Harry na lang. Lalo na kapag tayo-tayo lang naman dito sa bahay. Huwag mo na rin akong ipo. Parang di naman nalalayo yung mga edad natin eh. Sige, Harry. Yan. Di mas maganda sa pandinig. Gwapo, matipuno ang pangangatawan at artistahin. Ganyan ko po i-describe si Harry Papadudut. Maayos din po siya kausap at hindi siya naiilang sa akin. Sa katunayan, siya po ang madalas kong kakwentuhan sa bahay nila sa loob ng ilang araw na pananatili niya doon. Ibang iba po ang ugali niya sa mama niya kaya aaminin kong natutuwa po ako sa kanya. Sa katunayan, siya po ang naging safe place ko. Dahil nasasabi ko sa kanya ang greatest dreams ko, pati na rin ang ilan sa mga sikreto ko sa buhay. Hindi rin naman lingkod at nagtatanggol sa akin. Nang bumalik po si Harry sa dorm niya ay nalungkot ako ng sobra, Papadudut. Pakiramdam ko ay napalapit na ako sa kanya ng gusto. Kahit sa maikling panahon na magkasama kami kaya malaking dagok ang paghihiwalay namin. Alam kong iisipin ang mga kabarangay natin na marupok ako pero aaminin ko na rin po sa inyo. Nanahulog na ako kay Harry dahil sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Kaya naman nang umuwi ulit si Harry sa kanila noong birthday ng papa niya, ay inamin ko na po sa kanya ang totoong feelings ko. Na-inlove po ko sa kanya, Papadudut, at hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko po na suntok sa buwan na magustuhan din ako pabalik ni Harry dahil isa lamang naman akong hamak na katulong. Yung magkaibang magkaiba ang estado namin sa buhay. Kumbaga ilangit siya at lupa ako. Prinsipe siya, palaka naman ako. Ganon na ganon po ang sitwasyon namin para sa kanya. Pero nagkamali po ako, Papadudut, hindi po ako nireject ni Harry at sa katunayan, sinabi niyang gusto na rin niya ako. Ibang iba raw po kasi ako sa mga babae na na-date niya. Kaya nang tanungin niya ako kung pwedeng maging kami ay pumayag na kaagad ako. Pero sekreto lang po muna namin ang pagiging magkarelasyon namin dahil sigurado akong kukontra ang mama niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Nangako po si Harry na ipagtatapat niya ang totoo sa parents niya sa oras na makagraduate siya sa kurso niyang engineering. Kaya naman nagtiwala po ko sa pangako niya, Papadudut.
Alam ko po na masyadong mabilis na naging kami, pero ano pong magagawa namin kung tinamaan kami sa isa't isa? Sa katunayan ay pumayag na rin po ako na may mangyari sa aming dalawa. Dahil ang sabi niya ay pananagutan niya ako. Para sa akin ay ligtas po ako kapag kasama ko si Harry. Kaya hindi niyo ako masisisi kung pinagkatiwala ko sa kanya ang pagkababae ko. Kaso sa kabila ng pag-iingat namin na huwag malaman ang mga magulang niya ang relasyon naming dalawa, ay wala pa rin pong lihim na hindi nabubunyag. Nalaman po ni Tita Esther ang relasyon namin ni Harry matapos niya akong paaminin. Natunogan daw kasi niya na meron kaming sekretong ugnayan ng kanyang anak. Bali. Huwag mo sabihin totoo! Lintik ka talaga, Harry! Wala kang kandiri sa katawan! Buti hindi bumula bibig mo sa babaeng to! Kung babae ka, ano pinakaya mo sa anak kong bruha ka? Siguro ginayaw mo mo siya, no? Wala po akong ginagawa sa anak ninyo! Hindi ko po siya ginayaw, ma! Baka yung usap po, Harry! Bitawan niyo po yung buhok ko! Oh, ayan! Hoy, baka walang babae! Hindi ako naniniwala na hindi mo ginayuma tong anak ko! Paro siya nagagusto sa'yo ay isa ka lang namang hamak na muchacha! Ma, please! Huwag niyo na pong saktan si Risa! Wala naman siya ginagawa sa inyo eh! Anong wala? Napakalaki ng kasalanan ng nanay ng babaeng to sa akin! Tapos dagdag mo na rin tong malanding to! Alam mo bang ang laki-laki ng utang nilang mag-ina sa akin? Baka nga pati buhay nila kulang na kulang pa para pambayad! Ganito bang klase na babae ang gusto mong makatuluyan? Mag-isip-isip ka nga, Harry! Naturoy nga ka nag-aaral pero hindi mo ginagamit ang ulo mo! Ma! Ikaw, Risa, hindi ko akalain na makati ka rin pala! Wala akong iniisip mo! Kapag nakuha mo ang anak ko, matatakasan mo ng pagbabayad sa utang nyo ng nanay mo, no? Tama ako, di ba? Sumagot ka! Sagot! Hindi po, Risa! Mahal daw! Lokohin mo lelang mo! Harry! Sabihin mo sa mama mo yung totoo! Sabihin mong hindi ako nagsisinungaling na mahal mo ako! Risa, sorry, pero... Harry naman! Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na pangangatawanan mo ako! Oo, pero akala ko kaya ko. I'm sorry, Risa. Nagbago ng isip ko. Hindi kita kayang panindigan, kaya mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Harry! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Palahimik ka nga! Kita mo na, hindi ka talaga mahal ng anak ko! Masyado ka lang ilusyonada! Akala mo naman mabibilog mo ang mga ulo naming mag-ina, pero dyan ka nagkamali! Pinatuloy na nga kita sa pamamahay ko, pinakain, pinagbigyan ng hiling ng nanay mo para lang makabayad siya ng utang sa akin, tapos ganyan lang ay gaganti mo? Bakit kasi imbis na paglililis ang kubeta ang dapat ay inaasikaso mo, yung kakatihan mo ang inuna mo, ahas na tutuklaw sa akin pagdating ng araw? Lumayas ka! Kapal ng mukha mo! Umuwi ka na dun sa nanay mong walang kwenta! Layas! Balande! Ang akala ko po ay kaya kong pangatawanan ng lalaking mahal ko, pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Nasaksihan mismo ng dalawang mata ko kung paano niya ako hinayaang sabunutan at saktan ng mama niya. Kung umawat man si Harry ay hindi naman niya ako kinampihan, at sa halip ay wala rin siyang ginawa o sinabi man lang noong palayasin ako ni Tita Esther sa bahay nila.
Siyempre, sinubukan ko pong pakiusapan si Harry na huwag akong hayaang mapalayo sa kanya. Pero nagbingi-bingihan po ang boyfriend ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakayapak pa nga ako habang naglalakad sa mainit na simento pauwi sa bahay namin. Nang makauwi na ako sa bahay namin ay mas masahol pa pala sa nakakainis na nangyari sa akin ang maaabutan ko ng datnang kong nagpapakalasing si Mama habang humihit-hit pa ng sigarilyo. Tawa pa siya ng tawa sa kung anong video ang pinapanood niya sa cellphone. Nang makita niya ako ay agad niyang itinabi ang bote ng alak na hawak niya para lapitan ako. Umasa po ako, Papa Dudut, na kalinga ng isang ina ang maaabutan ko sa pamamahay namin, kaso ay muli na naman akong nabigo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Mo rito, Risa. Binigyan ka ba ng day off ng amo mo? Ma, lasing na naman po ba kayo? Oo, hindi. Teka, tanong ko ang sagutin mo. Wala na po ba akong karapatang umuwi sa bahay natin? Dito rin naman po ako nakatira, di ba? Oo nga, pero ang aking lang kung alam ng Tita Esther mo na umuwi ka rito sa atin. Baka mamaya hanapin ka nun. Alam po niya na umuwi ako. Siya nga po nagpauwi sa akin dito matapos niya akong palayasin sa bahay nila. Ano ka mo? Pinalayas ka? Bakit? Eh kasi nalaman po ni Tita Esther na may relasyon kami ng anak niyang si Harry. Nagalit po siya, Ma. Sinabunutan niya ako tsaka ininsulto. Sinabihan niya ako malandi, haliparot at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kung hindi ka ba naman kasi talaga malandi? Anong naisip mo at hinarot mong anak niya? Risa naman! Pangangatulong ang pinunta mo ron, hindi pag-aasawa! Ma, ba't naman pati kayo sinusumbatan ako ng ganyan? Nanay ko po ba talaga kayo? Oo nga, pero parang gusto na kitang itakwil bilang anak ko kasi hindi ka nag-iisip ng matino. Mahal po namin ni Harry ang isa't isa. Kung mahal ka nga ng Harry na yon, bakit iiyak-iyak ka ngayon? Bakit pumayag siyang palayasin ka ng mama niya? Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi kanya ipinaglaban. Tama ako, no? Kita mo na? Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Risa. Yung mga ganyang binata, hindi yan marunong magseryoso. Papangakuan ka na ibibigay ang buong mundo pero duwag namang pagdating sa dulo. Malamang natakot yan sa responsibilidad sa'yo kaya biglang kabig. Biglang hindi ka na mahal. Ang hirap sa'yo, masyado kang uto-uto! Huwag niyo naman po sanang sabihin yan, Ma. Parang hindi niyo po ako anak, ha? Diba? Dapat kinakampihan niyo ako? Bakit parang kasalanan ko pa na nagmahal ako? Yun nga! Anak kita! Pero tama ka! Kasalanan mo naman kung bakit ka nasasaktan! O tapos, pinalayas ka pa sa bahay nila, magdanay! Ibig sabihin, wala ka ng trabaho! Paano na lang yung usapan namin ng Tita Esther mo? Paano na mababawasan yung utang ko? Puwisin tamang buhay to. Hindi niyata ako makakaahon sa problema. Dinagdagan mo pa! Bakit po kaya hindi na lang kayo mga tulong sa kanila? Total kayo naman po itong may utang, di ba? Bakit ako yung kailangan magsakripisyo sa problema ang ginawa ninyo? Anong sinabi mo? Kung meron mang dapat isihin dito, kayo yun! Ang bastos mo! Anak lang kita! Ako pa rin ang nanay mo! Wala kang karapatang bastusin ako kung ayaw mong dagdagan ko yung sampal ko! Totoo naman po yung sinabi ko, ha! Napaka-unfair ninyo, ma! Napaka-unfair ninyo! Papa Dudut, muntik na po akong sabunutan ni Mama ng sandaling yon pero tumakbo na ako papunta sa kwarto ko at nagkulong doon. Hinayaan ko po ang Mama ko na magsisigaw sa sala samantalang biningi ko ang sarili ko sa pag-iiyak.
Labis po akong nasasaktan ng mga panahon na yon at kulang na lamang ay hilingin kong mamatay na ako. Hindi po kasi patas ang mundo sa akin. Bakit ako ang kailangan na maghirap at magsakripisyo sa kasalanan at problemang ginawa ng mama ko? Dahil ba anak lamang niya ako? Hindi ko naman po hiniling na isilang sa mundo para lamang maranasan ang mga kalbaryong ito. Yun po ang paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko hanggang sa makatulugan ko na nga po ito, Papa Dudut. Kinabukasan ay pinagpatuloy ko pa rin ang buhay kahit na pinadadapa ako ng kahirapan at mga pagsubok. Kumbaga ay hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo ko kahit na nasasaktan ako. Sa pagpapatuloy po ng buhay naming mag-ina ay kinulit pa rin ako ni Mama na maghanap ng bagong trabaho para may pera kaming panggastos. Bagay na ginawa ko rin kasi ayokong marinig ang sermon at reklamo niya sa akin. Mabuti na lang dahil nakapasok ako noon sa isang fast food chain bilang service crew. Kaya kahit papaano ay may kinikita. Matapos kong subukang i-text o tawagan siya sa number niya, Papa Dudut. Masakit man. Pero tinanggap ko na lang na doon na nga nagtatapos ang relasyon naming dalawa. Diyos na lamang ang bahala sa kanya at sa mga naging desisyon niya. Pero may isa pa po akong dilema kaya ako sumulat sa programa ninyo, Papa Dudut. Yun ay matapos kong malaman na buntis po ako sa anak namin ni Harry. Hindi ko pa po sinasabi sa mama ko ang tungkol sa baby na nasa tiyan ko kasi natatakot po ako sa magiging reaksyon niya. And at the same time ay iniisip ko po kung kaya ko bang pangatawanan or kaya ko bang pangatawanan at palakihin ng maayos ang magiging anak ko. Sana po ay mapayuhan po ako ng programa ninyo kung ano ang gagawin ko o kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Maraming maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Risa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 number 1 forever.